day, guys. So ito yung isa ko pang Charizard sa aking mga collection. Ito yung SHF Figure Arts Charizard. Thumbnail muna. So ito naman, nabili naman ni Mama ko sa Hong Kong. Ito yung regal, pasalubong niya sa akin from that trip nung pumunta silang Hong Kong. Ngayon, nagkakalaga pa rin siya ng around 2,000 to 3,000 pesos. Pero sa Philippine SRP natin, sa isang shop, nagkakalaga ito ng 4,000. So buti na lang, di ko binili kasi nabilan din ako. So, papakita ko sa inyo yung mga iba pang accessories na meron dito sa loob. Alimutan ko na kasi ano yung meron dito sa loob nito. Yung linabas ko lang talaga yung figure mismo. And yung iba niyang mga accessories. Teka nga. So, gusto niyo makakuha pa rin ng ganito. Meron sa, I think, Play Giant sa Green Hills. And sa Glorieta Mall. Pero nagkakalaga siya ng 4,000 doon. So, ay! Iba na pala yung laman. Yung mga One Piece stickers. Ay, yung mga One Piece Wanted series. Hindi nyo rin alam. One Piece ano din ako eh. Fan. So, wala yata si Luffy dito. Wala nga. Mga ka-crew member lang niya. Kasi nakadikit to sa wall eh. Yung dati. Tapos tinanggal. So, ayan. Tapos yung cramp shell niya. Then, hype bitos. Ay! Then, itong stand. Ayan yung stand. And seismic toss. Ito yung isang cardboard for seismic toss. Hindi nyo alam, isa niyang move yun na dadali niya sa ere yung kalaban niya tapos ibabagsak sa baba. Parang body slam na hindi. Seismic toss. Yun yung isang move ni Charizard na ginagamit din ni Ash. Asama niya pa si Charizard sa kanyang mga adventures. So, ayan. And, yun na. Yun na lahat yung so, sa likod naman ng box, ayan yung mga sa likod ng box, ito yung mga pwede mong gawin. Ito yung sinasabi ko, seismic toss. Yun yung design niya, parang akit ka sa taas, then ayun. Then yung mga flammables niya, kinakabit pero mahirap kabit eh. Ito yung mga ibang ito yung mga flammables ni Charizard. Ang hirap kasing kabit, kaya hindi ko na kinabit. So, dito na tayo sa mismong figure na si Charizard. Tadang! So, ayan. Ayan si Charizard. Sa lahat naman ng figure, ito yung pinakamaliit, pero ito yung pinaka-possessible. So, okay na rin. And makikita nyo, yung kulay niya is hindi siya masyadong red na orange. Light orange lang siya. Hindi siya yung color accurate. Pero, okay na rin kasi napopose mo siya. Ayan pa. Wow. Maraming klaseng SH figure arts na ginawa. Ay, maraming SH figure arts na Pokemon. Si Jesse, James, Meowth, si Ash, and Pikachu. Pero, hindi magkaka-skill kasi yung si Ash ng SH figure arts at saka yung si Charizard. Sa sobrang liit kasi ni Charizard. Parang nagmumukhang kasing height lang niya si Ash. Eh, pero sa series, sa TV series na nakikita natin, nakakasakay si Charizard. Ay, nakakasakay si Ash kay Charizard, di ba? Pero kung sa
kung depende mo kasi sa scaling, pangit talaga itong SH figure arts na Charizard. Kasi ang layo ng scale niya sa Charizard na ginawa nila. Sa accurate na Charizard na meron na tawag doon sa Ash na ginawa. Kasi mas unang na-release tong si Charizard kaysa kay Ash. Pero yung na-release nilang Ash kasing tangkad lang nito eh. So wait lang ha, papakita ko. So ito yung Ash. Then ito si Charizard. So ayan yung height difference nila. So parang wala, mas matangkad pa nga si Ash eh. Di ba? Kaya hindi siya maganda for scaling figures. Mas magandang scaling for figures yung gem ng Mega House na Charizard. Yun talagang kasing scale nitong Ash. And pwede mo silang pag-comparein. Pero yung mga Moon Cold series na Ash, I think pwede na rin. Pero malayo pa rin eh. Kasi yung mga Moon Cold series ng Pokemon is mas maliit dito. So wait lang, papakita ko rin. Ito yung mga Moon Cold series. Ito yung sa bago, Alolan Ash. Alola Ash. Then si pangalan nito, May. Then si Ash din na XNY yata. So ayan. Then ito yung Ash ng SHF. So ang laki ng difference nila, di ba? Nagmukhang bata talaga yung mga lumang Ash. Pero ito, kung iisipin nyo, ito yung unang version ng Ash. Ito yung suit niya is nasa Kanto region siya. So dapat, di ba, mas mukhang bata to. Ano mga saglit niya? And ayan, kung height comparison mo sila, mas okay kung dito mo sila i-compare kaysa dun sa SH Figure Arts. Kasi sobrang liit talaga ng SH Figure Arts. Ay, sobrang laki talaga ng SH Figure Arts. Hindi siya magkaka-scale dito sa Charizard na ginawa nila. So, kung gusto niyo yung scaling na possessible, dapat ito yung bilhin nyo, huwag yung SH Figure Arts na Ash. Pero, yun nga lang, hindi siya Kanto region yung dating. Kaya, pangit. Kung gusto niyo naman Kanto region, tapos gusto niyo yung scaling, bumili niya yun ng gem ng Charizard and Ash. Tapos ito, kasi yun, for sure, is magka-scale talaga. Maganda rin naman yung ano nitong si Ash. Yun nga lang, di ko na rin alam kung nasan yung box nito. Nawala ko yata. So, ayan. Maraming faceplate yun. Nakatawa, nakasimangot, and masaya. So, ito yung bida ngayon eh. Si Charizard. So, may articulated siya sa leeg. Yung mouth niya articulated din. May ball joint din siya sa kamay. Naro-rotate din yung kamay niya. Shoulders niya. And yung elbow niya. Natutupi din. Then sa buntot naman, makikita nyo, marami din siyang tupi-tupi. So, articulated din yan. Naiikot na si swivel mo. Natataas-baba. Pero mag-ingat lang kayo kasi natatanggal din to. Then sa paa din naman na naiikot. Ayan. Pati yung ankle niya naiikot na si swivel mo. And yung wings niya, importante. Naiikot din. Natataas kamay. Tataas baba mo yung kamay. And naano mo yung ulo. So, ayan. Bahala na kayo mag-post para mukha siyang malaki. So, yun yung Ash. Ay, yun yung Charizard. Maganda siyang figure. Yun nga lang. Ang layo ng scaling niya. Hindi ko lang sure yung D-Arts na Charizard. Kasi yung D-Arts, gumawa din sila ng ganito eh. I think, yung D-Arts yung unang gumawa ng ganito. Hindi talaga sila magkaka-skill talaga. Kasi yung D-Arts, gumawa sila ng tatlong version. Si Charizard, si Venusaur, at saka si Blastoise. Hindi nga lang magkaka-hype.
Pero mahal na ngayon yun eh. Kaya kung wala na kayong makitang ganun, sa D-Arts, ay sa SH Figure Arts na lang kayo maghanap. At saka mas mahal na yun, for sure. Kasi 2013, last ko silang nakita sa shop, nasa around 2,500. Then, last 2016, nung naghahanap ako ulit, around 8,000 na sila each. So, laki na ng difference nila ng price. Kaya, mas okay na lang bumili kayo ng SH Figure Arts. Pero kung gusto nyo kompletuhin, mare-recommend ko rin bilhin nyo yun. Okay din siya. So, I hope you enjoyed my video. Click that notification bell to keep you updated. And don't forget to like and subscribe. Peace!